Santa Maria, Spirito Santo. Amen. Amado Padre, amado Padre, amado Padre, amado Cristo, amado Divino, amado Santo, amado Carissa, Spirito Santo, ai, Santa Divinità. At sumigil. Ang ipipanya ay ang pagkapakita ng Panginoon sa sanlibutan. Isinigaw ng Jesus, hindi lamang para sa Israel, kundi pati na rin sa lahat ng sanlibutan. Natin ang tawa ng tatlong bantas o pago. Ang Diyos ang siyang Ama na lahat ng mga bansa. At isinugod niya si Jesus para iligtas ang lahat. Sa pamamagitan ng ating paumay, makita at maranasan ng mga ating kapwa ang kapangyarihan ng pagliligtas ni Jesus. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan kung kung tayo maging narapat sa pagdilimo ng banal na pag-aari na dudulog ng kapatawaran. Panginoon, kami nagkasala sa iyo. Panginoon, kaawaan mo. Kaya naman, Panginoon, ipakita mo ang mag-ibig mong wagas. Kami ay inapit at sa kalapan ay iyong iligtas. Kawal tayo ng mga Panginoon ng Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at pagmumayaw tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kalapan. Thank you.
pinagnubayan ng mga taong maliwala. Kaming mga sumasamba na may pananampalataya ay buuwin mo may tanggulod ang bago makaharap sa iyong kadakilaan. Sa kalangitan, sa pamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawala ng tao. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Bumangon ka, Jerusalem, at mag-iwanag na tulad ng araw. Nililiwanagan ka ng kaniningan ng Panginoon. Mababalot ng dilim ang ibang bansa. Ngunit ikaw ay liwanagan ng Panginoon sa pamamagitan ng sanigin ng iyong naglalang naliwanag, iyong mabansa, sa buong mga aking lalapit sa nakusa. Tumingin ka sa paligid, at tingnan mo ang nagaganap. Ang mga anak mo'y nagtitipon na upang umuwi. Ang mga lalaki magmumula sa malayo. Ang mga babae, kargang tilang mga bata. Ang tanaw nito ng iyong mga manas, ikaw ay sisigla. Sa iyong damdamin, kawal kagalakan, iyong magagama. Pagkat ang yaman iyong karagatay, iyong matatamo, at ang kayamanan ng maraming bansa ay makakamtan mo. Maraming pangkat na nakasakay sa kamelyo o darating mula sa Madian at Efa. At sa Seba ng kay darating silang may ihahayag ng mga tao ang magandang balita tungkol sa ginawa ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Thank you.
dito sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, marahil naman ang kabalitaan na ninyo dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay pinagkatiwala niya sa akin ang tungkol nito para sa inyong kapakinabangan. Ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala. Ang hiwagang ito'y hindi itinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon, ngunit inahayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim. Sa pamamagitan ng mabuting balita, ang mga Hentil, tulad din ng mga Hudyo, ay may bahagi sa mga pagpapalang mula sa Diyos. Mga bahagi rin sila ng iisang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po. Muli silang pinanunahan ng talang nakita mula sa silangan
hanggang sa sumamit ito sa kapal ng inaroon ng bata. Dahil lamang lahat ng mapuntas na makita ng bata. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa pili ng kanyang inang si Maria. Tumapit sila ng pag-iroon at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisila at inihandog sa kanya ang dalawang nilang ginto, kamanyang at mira. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panatinig, na huwag na sila mabalik kay Herodes, kaya nag-iba na sila ng pauwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Tinutuloy ka namin, Panginoon, Jesu Kristo. Aligaya ng mas kukuro para manipong sa ibang lugar mo, ito'y kung tawagin nila ay ikalawang Pasko. Yung December 25, mga Pasko sa magulang, sa mga ninong at ninang, ito, umisan sa ibang lugar o yung lumang date sa lumang kalintado ng sumpa bago mag-September 25. Ay January 6 next year Epiphania kasi papatak ng linggo ang Pasko ay January 6 ang aking pagdiriwang ng Epiphania. So ito yung ibig sabihin po ng Epiphania ay pagpapahayag. Ibig, pagpapakilala, pagpapakita, paglalanap sa mas ginagamit natin ngayong salita ay paglalanap. May kaya sabi niya, naglalanap na. May sabi niya, inalis na yung tabing na sa kanyang sarili. Pero ito, ano yung pagkakataon na kung saan hindi natin masyadong ginagamit yung salitang Epiphania sa bahay ito ay mula sa salitang Grego. So yung pero ito yung pinag-iriwan natin ngayon sa araw na ito na sumasalami sa pagpapahayag ng Diyos sa kanyang pagpapalita sa sa banal na pamilya. Nakita natin na dinalaw si Jesus, si Maria, si Jose na mga pastol ng Israel. Ngayon naman ay dinalaw siya na isa na matayo lamang po sa apat na Ebanghelista na makikita natin na nagkwento sa tinatawag po natin tatlong pantas o tatlong hari na nais na ipaiwalid ng Diyos na ipakilala niya na kanyang pagliligtas na hindi lamang po sa bayang Israel na sinasalamin ng mga pastor. Ngunit ito ay para sa lahat maging sa mga hindi Hudyo kasi yung mga pantas ay kung tawagin po natin ay mga pagano
Hindi po ito mga Hudyo. Pero nakita nila na ito ang pagdating ng Mesiyas. So makita po natin, ito ngayon ang binibigyan natin ng pagpapahalaga. Natutunan po natin ito sa lahat na ang Diyos ang nagpapakilala. Sa pagkakatap natin at sa ating pananais na makilala ang Diyos, huwag natin kalimutan na po natin ito sa lahat. God reveals Himself. Yawa kahit na ako sa malamang kasulatan, mayroon tayo book of revelation. At ito'y pinarapatid ko din sa lahat na istorya ng tatlong batas. Mga batas, ibig sabihin ay mga itinuturing ng mga matatalino noong panahon ni Jesus. Sa panahon natin, tawagin natin ito yung mga scientists. Na sa lita ng kanilang katalimuan, sa paghahanap nila sa tagapagpintas, ay ano? Ay sa pamamagitan ng Diyos, pero si Herodes hindi niya makilala, hindi niya makita yung tala na naging gabay ng mga pagtas na makita ang Mesiyas. Kaya ano, inalagyan ni Jesus. Naro, na ang mga ito'y nagpapahayag ng mga kalaman ng daigdig na ito sa gitna ng ating pagkalimutan. Ay huwag natin kalimutan na higit natin itong maunawaan sa larangan ng ating pananampalataya sa Diyos. Kasi kumisan sa mga tao, may mga bagay tayo ngayon na ang araw nila yung paluhunan ay hindi nila maintindihan na hindi sinasabi ang Diyos. Hindi. Pinapakala ko sa atin na ang lahat ng karunungan na nakikita namin sa daigdig na ito ay hindi namin maunawaan sapagkat sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesu Kristo. At yun ay isang mahalagang aspeto ng tinatawag po nating empatiya. Pangalawa, ay isang pagkakataon na makita po natin noong tatlong hari. Well, sa Ebanghelyo, hindi po natin narinig na tatlo ang binanggit ito ay ilang. Pinilisyon na pati po rin ng ating kung tawagin po natin ng tradisyon na sila ay tatlo kasi hindi po pinanggit mismo nito kung ilang. Ang sinabi lang dito ay ilang. Pwedeng dalawa, pwedeng apat, o pwedeng mas marami pa. Pero pinahayaw ang ito tatlo, tawag ng kanila ligado. Tatlong ligado. At sa araw po sa televisyon ng simbahan, pinanalangan natin ang tatlong ito sa pangalan na kinikilala natin ngayon ay Pagkasar, Gaspar, at Melchor. Na mamaya po meron din tatlong hari ng mga bata para maging mahalagang ino na makita rin natin yung pagpapahalaga. Siguruan natin na magkaroon tayo ng tatlong hari ngayong taon na ito na umaga. Kaya ang tawagin natin yung mga travels. Pero yun po yung makita rin natin na yung isang pagpapahalaga sa biyaya at mensahe ko ng dakilang araw na ito. Naro, na sila ay naghantot bilang pagkilala nila at pagsamba sa pagdating ng mananakot.
na nag-aaral ng ginto, kamanya, at mira. Ito po yung mga pagkawakin natin ni mga mamamaharang bagay. Pero hindi lang po sa mamamaharang bagay. Sa narinig po sa ito, ano yung narinig po sa ito, kamanya, mira, at ang isenso ay o kamanya. Ito po yung nagpapalag kung tutusin din po na threefold function of Christ. Yung threefold role of Christ. Na kung saan, tayong lahat ang mga binagat ay nakikisa. Nakikisa tayo kay Kristo. Yung football, yun o. Yung kingly role. Yung kung sin kamanya, ginagamit natin yan sa pagsamba kung isang pulagi, isang iso tayo, yan ay prisidiro. Yung mira ng panahon ni Jesus, yan ay ginagamit sa taong inibibig. Yan yung pinapahin, yan yung maalala. Yan yung ipinahin kay Jesus nung siya ay inibibig. Yan ay ginagamit sa pag-ibig. Bakit? Mira, yun po yung alam po natin, lahat ng ideology, lahat ng religion, major religions, lahat ng philosophy, ang kailangan ng pag-aralan ay tungkol sa suffering and death. Kaya di po umapapansin natin sa darating na election, ang kalimitan ng pag-aralan ay paano tayo iaawin sa kahirapan? Sino ba lang sa mga tao ito ang ipagpunod natin? Kasi ito ba yung loob ba yung na katarungan ng tao? Kamatayan at kahirapan. At yun po yung doon sa prophetic function of God. At makita po natin ang nagtuturo ay tutugod kung paano ang pag-aaral-aaral natin pag-iro sa daliging nito ay matutunan lalo-lalo ang sulirain ng kahirapan at ng kamatayan. So kaya po ay tinatawag natin pumapasok sa prophetic role of Christ. At bahagi nito ng aming pag-inilay, huwag natin kalimutan, isang tatlo nito, na tayo ipakilala natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ilaglag natin, ilahat natin. Ipakita natin yung ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan po ng pag-ilos natin sa mga bagay na ito. Pero, yun po pagdarasal, maging bahagi ng ating pananampalataya, tayo palaging nagdarasal, parang-parang ang pag-aralanin ko at Yesu Panginoon. Napakalaga po yung panalangin. Yung mga katanungan sa kalitin na ito ay makita po natin yung prosesya na pinapakayong magtulong na kapal. Lalo na lang po yung mensahe na hinihiling ngayon sa pangyayang po ni Pope Francis. No? Alin? Yung katanungan po ang mga sa suliranin na pinapakayong sa akin na hindi po na maging ginagalawa. Ano po yung pangyaya ngayon ng simpahan? Mercy. To be merciful like the Father. Ito yung sagot sa mga katanungan na hinahanap ngayon na hindi po na maging ginagalawa. Maging maawain. Yung tungkol po sa kingly. Kingly Pakasyon of Christ ay hindi naman po sa pagnanais natin na magkaroon ng maayos na leader sa ating lipunan lalo lalo ang darating ngayon yung eleksyon kung sino ba kayong magiging mabuting pinuno. Well, kung hindi naman kayo yung tatakbo at least tayo
ay may karapatan tayo na tumigil na inulog-ulog natin para po sa posisyon, para sa ganang nabagabayan na tayo nang hindi tayo mahirapan. Pero kung isa, tayo parang mga tao ay naghihirap kasi kung isa, inulog natin ayun na magpapahirap sa atin. Kaya sana po ay maging bahagi ng ating pagtutunan. Kami po, paliwala po na bahagi ng pagkilos na kayo ay pabayan. You will not mention names. Pero hindi ba rin sabihin na wala tayong pakialam sa politika? Hindi. Bakit? It is a part of kingly function. The same also applies, hindi naman sa politika, sa pa, sa business, sa pamahalaan ng bawal tahanan. In a bahagi po ng pakikisa natin kay Kristo, bilang hari, bilang pinuno ng sambayanan, bilang pinuno ng bawal tahanan, na makita natin na maayos na pangalaga sa lipunan ng ating ginagalawa. Kasama na rin siguro yan po usapin sa kalusan environment. Paano natin maayos ang ating kalikasan. Pero ito, bahagi po na po sa ating pakita po natin na si Jesus ay hari, pari, at propeta. At tayo lang ay nakikisa kay Kristo bilang hari, pari, at propeta. So, ibig sabihin, ay hinahamon tayo ng ating Panginoon si Kristo na naman po yung maging reference point natin ay si Jesus. Ano ba yung sa ating lipunan ng ating ginagawa, sa ating pamilya, nakikita mo ba si Kristo? O baka naman nakikita mo sa ating si Kristo, kapag sa loob ng simbahan. Pero paglabas ng simbahan, ay wala na si Kristo. Sa ating pag-iisa kay Jesus, ano, sa pag-araw-araw nating pag-iwas sa pagtingin niya ito, tinitingnan mo natin sa mga suliranin ng lipunan ng ating ginagawan, dumirepel doon sa tulo na Yesus. Tungkol sa mga nakikita ng ating bahagi sa ating pagdarasal. Kung isa tayo, naiya tayo magdarasal kapag tayo ito sa public places. Hindi. Kasi bakit sa mga bagay na ito, yun natin nakikita na ka. Ito yung tagasunod ng ating Panginoon sa Kristo. Kasi pinamamanin niya mo sa atin. Kaya din mo yung hapulin mo doon sa mga mamamuno at sa iyo bilang mamamuno sa mga mamamuno. Kaya ang pagkatanong mo rin ako ito ngayon, paano kung ang isang mamamuno ay hindi niya nakikita ang pagkilos ni Kristo na ating Diyos, na ating pananampalataya. Paano kaya makikita natin yung tunay na pag-undar na ating lipunan na ating ginagalawa? Ito yung panalangin natin sa lahat ng buong pa. Nakatuloy ng pag-umabi, hindi lang natin makita si Jesus. Unang ano, na sa pagpagitan natin ang ating pang-araw-araw na buhay ay magpakilala ng Diyos na pinamanaligan natin. Nawa, maipakilala natin si Kristo sa ating panalangin, sa ating pang-araw-araw na pamumuhay sa mabuti natin halimbawa sa pagpagunayan sa lintig na ito at sa ating pagpapakilala. Na ano?
si Kristo yung maging reference point natin. At nga mga kapit na kami yung araw, ayun, yung doon na yun din na makasama kay Jesus na ating tagapagligtas. At ito po yung ganaan natin, nawa tayo ay maging bahagi yun, maging tala sa iba, sa sa tungkulin na yung pinahayaw ng ating buong ikapal. Kaya kayo mga paraposyo kumatid sa mga araw-araw ng ating pagkilos, tingnan natin, anong magayang turo ng ating Panginoong Jesucristo? Paano ba tayo magiging hari, trumpeta, at pari, patulad ng ating Panginoong Jesucristo? Na, ipinahayag. Eh, ano kung mapapansin po natin yung regalo na ibinigay mo ng mga pagkasa? Ay, yung mga regalo na nag-represent mismo doon sa kanilang pinagaling na luwa. Diba? Kapag tayo nag-regalo, hindi tayo nag-regalo ng isang bagay. Ang baba, isang tao ay ayaw niya na uminom ng alak. Ano, nabigyan mo siya ng alak. So, ito rin po, yung regalo na ibinigay ko ng totoong pagkas ay nagpapahayag po ng pagkakilanlan kay Jesus na siya ang tinuturin natin pagkakaligtas na siya nakaluwa. Tawarin po, ito ay magpamalas din po natin sa bawat mga tao na makasalumuha natin. Sabagat maraming tao ang hanggang ngayon ay hindi nila makita yung tala. Hindi nila makita yung kaligtasan. Bakit? Kasi kuminsan itinalago natin si Kristo. Kinakailangan ipakilala natin si Kristo. Panginoon, tanglawan kami ng iyong liwanag. Para sa
sa simbahan ng Katolika. Maakayawan niya ang kanyang mga anak at maihatid ang lahat ng liwanag ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, paglawan mo kami ng iyong liwanag. Para sa mga namumuno sa simbahan at mga misyonero, matino na wala ang lahat